Okay, this time, let's try to solve this one. So, ito yung nandun sa PowerPoint, diba? Sa slide natin. No, hindi ko sinolve kasi wala yung solution dun. So, we'll try to solve this one. Medyo madali-dali ito, guys, compared dun sa na problem 2 na sinolve ko yung sa previous video. So, medyo mas, ano ito, mas maiksi ang solution. Okay. Ayan. So, mapansin natin. Addition. So, we have 4, irrational expression of 4 over x squared minus x minus 6 that is been added to x over x squared plus 5x plus 6. So, dalawa lang yan. So, mas madali. Kasi sabi ko nga, mas madami yung expression mo, rational expression, mas mahaba yung solution. Since dalawa lang yan, so, x6 yan. Okay. So, check the denominator kung parehas. So, hindi. So, we'll end up with the same procedure. So, get the LCD. Pero bago yun, i-factor muna natin. Okay, let's try to check kung factorable siya. And upon checking, sabi nga, based experience ko, so factorable yan. Kasi may factor of 6 na pwedeng magbigay ng 1, 3 times 2, di ba? Of course, dito, factor ng 6 pwedeng magbigay ng 5. So, yung pa rin, 3 tsaka 2, di ba? Ayun. Okay, so, factor natin. So, 4. So, of course, x to. Lagi naman, ayan. Then, factor of 6. Negative 6, ha, pinag-multiply pag inad natin yung outer tsaka inner, negative 1. So, that is negative 3 tsaka para maging 1, positive 2. Ayan, para negative. Tama yan. Plus, x din dito. So, para maging positive pareha. So, madali yan. So, x plus 2 tsaka x plus 3. Ayun. Then, from this, we can safely say na anong ano ating LCD. So, anong unique sa kanya? Of course, x plus 2. So, obvious naman. X plus 2. Then, x minus 3. Tsaka, x plus 3. So, that is our LCD. Ito yung unique factor doon sa dalawa. So, yun. Then, we write now. So, we divide. So, eto. Divide natin dito. So, magiging. So, ano yung magka-cancel out? Cancel yung x plus 2. Tsaka, x minus 3. So, 4 will be multiply. Or, pwede i-cross-multiply mo na lang kung gusto mo, di ba? Pwede rin naman. Okay, di ba? No, since... Yeah, pwede eh. O, pwede mo i-cross-multiply, oh. So, magka-cancel is minus 3. So, x plus 3. Di ba? So, plus x. Then, divide mo siya dito. So, cancel yung x plus 2 tsaka x plus 3. So, x minus 3 ang matitira. Yun yung multiply mo sa x. So, yun na. Then, distribute mo lang. Distribute D. Yung 4 tsaka yung x. So, magiging 4x plus 12 plus x times x. So, that's x squared. X times negative 3 minus 3x. Then, LCD niya na x plus 2. X minus 3 tsaka x plus 3. Then, adding similar terms or combining similar terms. So, madali na ito. So, x squared. So, ito lang naman yan. So, 4x minus 3x. So, that's x. So, it becomes x squared plus x. So, walang coefficients. 12 lang. So, copy nyo na lang. Plus 12. Then, LCD. So, x plus 2. X minus 3. And x plus 3. And, check mo kung factorable pa to. Since 12. Factor ng 12 na pwedeng maging 1. 3 times 4. Since positive kasi yan eh. So, hindi na magbibigay sa iyo ng plus positive yan pag pinag-minus mo, di ba? So, pwede yan for isang positive na hindi pwede kasi positive nga ito eh. So, wala. So, yun na yan. So, our final answer will be, eto na. So, hopefully na ano yung guys ha. So, of course, sabi ko nga, yung skill na pagkuha nung trial and error, ano na yan eh guys. So, sa dami ko nung sinolve ko, sabi ko nga guys, almost thousands na inasolve ko na problem na ganito. So, of course, alam ko na yung variation ng factor. So, yan. So, of course, ano lang yan. Practicing nyo guys yung paano mag-factor, paano mag-trial and error. Ayan. So, moko nyo yan. So, yan na. So, that's problem number 3. So, compared sa problem number 2, sabi ko nga medyo mas madali ito or mas maiksi ang solution. Okay? So, ayan guys. So, thank you. So, siguro last problem na tayo yung problem number 4. So, yun yung next video natin. Okay?